Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang pondo ng Department of Education, naging mainit ang sagutan sa pagitan ni na Senator Tulfo at VP Inday Sara. Pinuna kasi ni Senator Raffy Tulfo ang aniyay abuso sa tuwing may nagaganap na PTA meeting o Parents Teacher Association meeting dahil sa mga hinihinging kontribusyon o yung tinatawag na voluntary contribution mula sa mga estudyante o magulang. Ayon kay Senator Tulfo, ang madalas na hinihinging kontribusyon sa estudyante o magulang ay ang chalk at floor wax para sa mga classroom. Bukod doon, taon-taon din daw nakasamang electric fan sa hinihinging kontribusyon at bakit daw estudyante ang nagsho-shoulder ng electric fan sa mga classrooms. Tapos ang mga nagbibigay ng kontribusyon, sila lang daw ang nabibigyan ng mataas na grado at madalas na higing honor student pa. Pero samantalang ang hindi raw makapagbigay ay binabagsak daw ang estudyante. Kaya sinagot ni Vice President Sara Duterte si Senator Tulfo na kung gusto niya raw makatulong bilang senador, eh pwede naman daw itong gumawa ng batas na ipagbawal na ang voluntary contribution sa PTAs at DepEd na ang bahalang mag-implement nito. Ang sagot naman ni Senator Raffy Tulfo, eh wala raw siyang kapangyarihan para gawin daw ang batas na sinasabi ni VP Sara. DepEd lang daw ang may kapangyarihan na ipatigil ang PTA contribution. For schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions. I would like to put on record my manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our Vice President, Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions na kailangan ko pong erase. Because if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan na maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing na karamihan sa mga magulang na ito ay mga mahihirap. Tricycle driver, jeepney driver, kasambahay, security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mga mahirap at mag-aaral para sa kontribusyon. At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution, when in fact it is a required contribution, mandatory contribution, contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. Isa pa po, or ilan pa po sa mga sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral, ng mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente ay hinihingi ng contribution na para magbayad yung mga mag-aaral. Yung bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po dun sa field trip na sana po ay libre. Now, ang tanong, can somebody run me through, papaano po ba nadidistribute, nadidisburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko? How is it being distributed at bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro? In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not gonna mention their name for obvious reason. Wala na po nakakarating sa kanila, kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at ni-require nila yung mga kanilang mga estudyante na mag-contribute. Paano po nagiging required to? Kasi what they do is they call a PTA meeting. Ito po yung doorway, Parents Teachers Association. So pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is kailangan natin magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc.
Kailangan natin magawa agad ito. So ang nangyayari, yung mga estudyante, mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan peer pressure. Ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution daw. Pagsabihan nyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na pong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema tinaing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk. Bili tayo ng floor wax. Bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa. Nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute. Si Petra hindi pa nag-contribute. So, napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir. So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So pag laki nila, there's the possibility na baka mangingikil sila. Okay. Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung decisionan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang na-desisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal. Gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ata nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE? Especially doon sa mga chocks, sa mga electric fans. Electric fans palagi, every year yan. Talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakarating po yung mga MOE, sir?
Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi nyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsosolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers, because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi and, sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa LGU, meron po atang allocated na 1% from the real property tax ata. SAF para sa maintenance ng school. Opo. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang po sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fund. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante ang magsushoulder ng electric fund ng bawat classroom? Sir? Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor. We take note of your advice. You don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions, because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag-aaral, kasi po I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing sa budget, i-raise ko to. So, kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... Pinagsasalitaan naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. The VP would like to be the one to answer the question. Okay, thank you. That's my understanding. No, I'm just moderating for everybody. Like I said... The VP wanted to answer instead of her USEC. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po kikwestiyonin yung budget. Ayoko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential fund na marami nag-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. Hinihingi din po. Kasama rin po question. Pwede pong submit natin, kasi sir, of I've reminded everyone who's beyond their time. Last na naman po, Madam Chair. Last na naman. Sige. Test tube. Alam ko meron natin 500 billion na na budget for the test tube. Parang every year, billion-billiones ang naalap para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tube. Bakit po test tubes paulit-ulit po every year hinihingan po ng contribution ng estudyante? Pwede ho ba pa-stop na rin natin yun? Yun lang po. So, stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school, ang pakiusap po ng mga magulang, roomie, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I will support your budget every single year and you will not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the Honorable Senator Raffy Tulfo.